Guys, ito ulit ito si Otol, guys. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Akala nyo, magpapahuli kami, guys. Siyempre, ang daming malalaking laban ngayon, guys. Si Inoue, tapos si Tapales, maglaban sila. Pagkatapos, si Neri, parang ano na siya sa, ano eh, ano ba, WBC yata, parang mandatory na siya. Hindi kami pahuli, guys. Hindi totoo yan. May malaking update din kami sa career ni Otol. Nakabili kami ng uto, yung T-Rex. Ano ka nasisira, ulo? Nakabili kami, guys. Oh, tapos, sa bundok, nagka-ano kami doon, nagpa-islab na kami para sa gym. Oh, diba? Oh, nakakasabay si Otol dito kila Inoue. Oh, diba? Oh, ano, na, meron na bang ano, meron na bang opinion si SB doon? Hello. Kuya Steven, nag-ano na ba si SB? Nag-content na? Oh, kasi kailangan natin yung opinion niya. Pag hindi siya magbigay ng... Pag hindi maingay, oo. Kailangan talaga natin yung sagot ni SB. Oo. Eh, siyempre, para maka-ano tayo na... Siyempre, ang daming update sa mga super bantamweight kay Otol. Wala. Para maka-ano tayo ba? Yung para bang yung masabi natin nakakasabay ba? Google! Barinig kita sa mukha! Anong Iriliban? Iriliban? Ano yung Iriliban? Ayaw pa, parang hindi man... Paga lang maano ba? Masabi lang Kuya Steven na ano na... Na si Otol kahit paano nakakasabay pa rin. Baliw kaya to eh! Ay, ganun ba? Kala ko! Ay, bakit si Inoue ba hindi nagpo-post kung bibili ng sasakyan? Gago! Okay. Oh, kasi wala naman palang kinalaman yun sa boxing career. Ay, naluko. Sige, Kuya Steven. Ay, guys, mali pala. Ay, naku, pasinsa na, guys. Kasi, siyempre, wala mang balita. Yung balita natin, hindi man natin mapagmalaki. Kasi, yung laban ni Otol, tune up na naman. Wala na, finish na. Target kasi namin, guys, maging tune up fighter of the year. Tapos, guys, siyempre, ang napili natin, matindi, guys, napili na kasi natin na kalaban is trainer, guys. Ayun, matindi yan. Siyempre, trainer eh, siya yung nagtuturo. Ibig sabihin, mas may alam siya sa tinuturoan niya. Kaya trainer yung napiling kalaban ni Otol. Oh yeah, SB mode na ulit tayo mga kaibigan. So yan, ang dami po nag-PM sa akin. SB, anong masasabi mo? Bumili ng auto. SB, anong masasabi mo? Nagpa-islab, nagpatayo ng gym sa bundok. Okay, sabihin na natin na ganun. Eh di good. O bumili ng auto, pero di good. Nagpatayo ng gym, di good. Ang tanong, anong relevance niyan sa boxing career mo? Sa boxing career ni Otol. Diba? Yan bang mga yan eh, masasabi mo nang oh, relevant ka pa rin o magagawa mo pa rin makipagsabayan dito kila Naoya Inoue, kila Marlon Tapales na maglalaban para sa Undisputed, 'di ba? Kahit dito kila Luis Neri, kila Riz Alim. 'Di ba? Hindi eh. Kasi men, bumili ko kako ng T-Rex eh, dito sa Manila eh. Normal lang 'yan. Wala bang T-Rex 'yan sa ano? Sa bundok? Sorry ah. O dito, pambira. Kahit mga ano na mga may mga ano dito eh, kumbaga regular lang yan dito eh. Pag siguro, eh, pag ano mo, pag mga sports car, super car, pero pag mga ganyan, normal lang yan. Tsaka, hindi big deal yan. Okay, nabili mo, panghakot, di good. O nagtayo ka ng gym sa bundok, although hindi ko alam kung may mag-gym ba sa bundok, di good. Pero ang tanong, anong kinalaman yan? Sa boxing career mo, wala. O, di ba? So, bakit mo sinasabi yan? Kasi wala ka nang may pagmalaki, boy visa, para masabi mong nakikipagsabayan pa rin kayo sa mga super bantamweights. O, sabihin na natin ganyan. Ang tanong, piniplex mo, boy visa, puro kay Otol. O, nagbili daw ng bagong auto si Otol. Ang tanong, boy visa, ikaw, yung bahay mo, barong-barong pa din. Ha? O, di ba? Ano na? Ikaw, anong balita sa'yo? Piniplex mo po ko sa Otol mo, ikaw. Oh, yun na, basag, di ba? Oh, yeah, yun po mga kaibigan. Oh, di ba, iyak na naman kayo. Ay, hinihingi niyo opinion ko eh. Oh, di ba, nag-road test lang. Pero dahil napahiya, napilitan ng
Oh, mag-down payment. Nagpaunang bayad, 'di ba? Okay na mag-men, 'di ba? Ano lang 'yan, regular lang 'yan. Ang usapin dito, boxer ka eh. Anong nangyayari sa boxing career mo? Tama? Hindi po usapin kung meron kang ginawang ganito, bumili ka ng plato, bumili ka ng motor, Men, pambira naman 'yan. 'Di ba? Not a big deal. Sino, ito, question sa inyo guys. Sino pa pag bumili ng auto? Big deal ba yun sa kanila? Hindi, mga private individual nga yung mga yan. Gusto nila, mga may achievement sila, privado lang. Bumili ng bahay si Inoue sa Japan. Pinagmayabang niya ba? Hindi. Diba? Bakit? Anong kinalaman yan sa boxing career mo? Buti man lang, oh, si Otto lalaban na ng undisputed. Yan. Si Otto lalaban ng title eliminator. Yan. Si Otto lalaban ng rank number 5 o rank number 3. Yan. Malaking ano yan. Si Otto mandatory challenger. Yan. Yan. Yan ang malalaki. Pero si Otto guys, dun sa bundok, man, anong magagawa niyan? Unless you guys are too insecure of your status, kaya kahit ano na lang, eh, di ba? Kaplex-plex ko no sa inyo. Yan ang real talk yan, ha? Real talk yan. Alam kong hindi to masarap sa pandinig ng lahat, kasi ang real talk, eh, hindi yan pwede sa mga iyakin. O, di ba? O yan, kinukuha niyo opinion ko. Ngayon, na binigay ko na ang opinion ko, mag-iiyakan kayo. Pero ang tanong, anong pakialam ko? Alright, sana po nagustuhan ninyo Silver Voice TV. Maganda po sa inyo lahat.